la flor contemplación ay isang hamak na katulong. Ang kanyang buong buhay ay nilaan niya sa paglilingkod at pagsisilbi sa kanyang kapwa Pilipino at sa mga banyaga. Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Siya ang OFW na nagbigay ng lamat sa relasyon ng bansang Pilipinas at Singapore noong dekada 90. Siya rin ang dahilan kung bakit sinunog ni Noy Davao Mayor Rodrigo Duterte ang bandila ng bansang Singapore bilang protesta sa kanilang ginawa. Siya, si Flor Ramos Contemplacion, tubong San Pablo City, Laguna, ipinanganak noong January 7, 1953. Dahil sa hirap ng buhay, ay namasukan bilang domestic helper sa bansang Singapore noong 1988 si Flor para matustusan ang pangangailangan ng kanyang apat na mga anak. Hindi naging madali ang trabaho ni Flor sa Singapore dahil kinakailangan itong magtrabaho mula umaga hanggang hating gabi. Maliban sa paglilinis ng dalawang buong bahay, ay nag-aalaga pa ito ng bata ng kanyang amo, pati paglinis ng kotse ay naging gawain na rin ng babaeng si Flor Contemplacion. Habang nasa Singapore, ay nakilala niya ang babaeng nagngangalang Delia Maga na tubong Tarlac. Naging magkaibigan ng dalawa, kung kaya't nakikita ang mga ito kapag may pagkakataon. May 4, 1991, natagpo ang patay sa loob ng bahay na kanyang pinapasukan si Delia Maga. Pagkakasakalang pangunahing rason ng pagkamatay nito, maliban sa kasambahay na si Delia Maga, ay nakita ring patay ang 3 taong gulang na bata na si Nicholas Wang na anak ng kanyang amo. Ayon sa statement ng amo ni Delia Maga, hindi raw niya nakita kung sino ang may gawa sa nasabing krimen, kung kaya't nag-imbestiga ang mga pulis. At dahil sa nakita nilang diary na pagmamay-ari ni Delia Maga, ay napag-alaman nila ang tungkol kay Flor Contemplacion, kung kaya't agad silang nagsagawa ng interogasyon kay Flor Contemplacion. Ayon sa statement ng mga pulis, walang alinlangang inamin ni Flor Contemplacion ang ginawang krimen sa kaibigan nitong si Delia Maga at sa 3 taong gulang na anak ng amo nito na si Nicholas Wang. Ayon umano sa salaysay ni Flor sa mga kapulisan, binisita daw niya ang kanyang kaibigang si Delia sa bahay ng kanyang amo para pakiusapang dalhin ang isang bag na ipapadala niya sa Pilipinas sa pag-uwi ni Delia. Pero tinanggihan daw ito ng kanyang kaibigan dahil daw sa mabigat ang nasabing bag na gustong ipadala ni Flor sa kanya, kung kaya't uminit daw bigla ang ulo ni Flor at sinakal si Delia hanggang sa mamatay, at saka sinunod na nilunod ang bata sa isang timba na puno ng tubig. May mga haka-haka noon na lumabas na sadyang pinayuhan daw ng kanyang abogado si Flor na itinalaga ng korte para aminin ang krimen para umano mapababa ang kanyang sentensya, kahit na hindi siyang gumawa nito, kung kaya't siguro yun ang sinunod ni Flor. Ang mas masakit pa ay wala ni isang representante ng Philippine Embassy ang pumunta sa pagdinig ng kaso ni Flor Contemplacion. Ayon sa nakasama ni Flor sa hospital noon nung siya'y na-admit na si Evangeline Parali, na kwento raw noon ni Flor sa kanya sa hospital na posible raw na aksidenteng napabayaan ni Delia ang anak ng kanyang amo, kung kaya't nalunod ito, at dahil sa galit na kanyang amo, kung kaya't napatay niya si Delia Maga. Dagdag pa umano ni Flor na pinahirapan daw siya ng mga pulis, kung kaya't inamin niya na lang na siyang may gawa ng krimen, kahit na hindi. Hindi kailanman binago ni Flor Contemplacion ang kanyang sinumpaang salaysay sa pag-amin sa nasabing krimen, kung kaya't pati mismo ang mga taga-Philippine Embassy ay naniniwalang totoo nga ang kanyang pag-amin. Matapos ang naunang sentensyang kamatayan kay Flor, ay umapila ang abogado nito ng panibagong trial. Dala-dala nila ang ilang mga medical evidence na magpapatunay na nagkaroon ng partial complex seizure si Flor noong panahong nagawa niya ang krimen. Ito siguro ang nakikitang paraan ng mga
abogado ni Flor para mabawi ang sentensyang kamatayan. Pero binasag ito ng prosekusyon at sinabing, hindi complex seizure ang nangyari noon kay Flor nung nagawa niya ang krimen, kundi isang simpleng migraine lang daw. Hindi pinanigan ng korte ang mga ebidensyang ipinakita ng mga abogado ni Flor Contemplacion, kaya't sa pangalawang pagkakataon ay sentensyang kamatayan pa rin ang naging hatol sa kanya. Kaparehang hatol na nagmula sa kaparehang trial judge. Ilang linggo bago nakatakda ang pagbitay kay Flor Contemplacion ay tsaka na nagpakita ng interes ang mga taga Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa Singapore. Pero huli ng lahat, sentensyado na ang kawawang kasambahay. March 17, 1995, tuluyan nang binitay si Flor Contemplacion. Kahit na personal nang nakiusap ang nooy Presidente Fidel Valdez Ramos sa pamahalaan ng Singapore, pero wala na itong nagawa pa. Sinalubong ng libo-libong mga Pilipinong nakikidalamhati ang bangkay ni Flor Contemplacion na dinala sa San Pablo, Laguna. Samantala, sa siyudad ng Davao, 1,000 employees ng Davao City ang lumabas ng kanilang opisina upang magprotesta kasama ang nooy Davao Mayor Rodrigo Duterte na sinunog pa ang bandila ng bansang Singapore. Dahil sa matinding kritisismo mula sa mga tao, ay nagdesisyong magbitiw sa pwesto sina Roberto Romulo at Nieves Confesor, Secretaries ng Foreign Affairs at Labor and Employment. Guilty man o hindi, ay hindi napigilan na maging simbolo ang pangalang Flor Contemplacion ng di makataong pagturing sa ilang mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.